Ni Kuya, kasama po natin si Police Superintendent Alexander Anievas, Assistant Chief Complaint and Referral Monitoring Center, Police Community Relations Group ng Camp Rame. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ibarang ng Police Superintendent. Ano bang tawag sa inyo kapag Police Superintendent? Ang equivalent rank po nun sa military is Light Colonel. Light Colonel. So si Colonel. Colonel Anievas. Lieutenant Colonel. Sa British, Lieutenant. Sa kano, Lieutenant. Lieutenant. Doon sa hindi nakakaintindi, Lieutenant. Umpisahan na natin. Kamusta po? Ano po ba yung assessment ninyo sa, kasi first, isang linggo na, no? Yung pasukan, ano po yung assessment ninyo? Ang aming po assessment sa Philippine National Police ay matiwasay at peaceful naman itong opening ng classes natin. Kasi bago pa man yung nasabing pasukan, ay meron tayong tinatawag na Brigada Eskwela. Opo. Na kung saan ay itong mga PNPs, katuwang itong mga school authorities, sa pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagpipintura, paglilinis, at bukod dyan ay namimigay din po tayo ng crime prevention tips para sa ating mga estudyante. Paano niyo po ginagawa yon? Meron kayong mga leaflets, brochures, kanon? Opo, meron po kaming mga tarpaulins. Leaflets, tarpaulins. Katunayan nga po, itong nakaraan, isa nga po ako doon sa supervise ng pagmimigay ng mga flyers na to sa University Belt, na kung saan nandyan yung PSBA, UE, UST, FEU, NCBA at ilang pang mga universidad na matatagpuan sa lugar na yan. Today ngayon ina-expect yung pasukan ng ano no ng college students. Ano po yung preparation na ginagawa niyo? Actually bago pa man yung pasukan sa mga universidad ay mayroon na tayong mga naka-deploy na mga PNP. At yan naman ay hindi lamang sa tuwing pasukan, yan po ay lagi na nating ginagawa yung pagiging visible ng ating mga pulisya at meron din naman tayong mga nakatalaga ng mga PNP booth or kaya police outpost na may ideal distance para ma-address natin yung necessity or immediate response sa problema ng mga estudyante. Yan ba hindi natin pwedeng gawing permanente yan? Yan ba good for the opening of classes? Hindi po. Yan po ay ginagawa na po talaga natin yan ng kahit hindi po opening ng class, yun na ina-apply natin yung PIPS. Ano po yun? Police Integrated Patrol System na the presence of uniformed personnel na nag-ronda o nagpapatrolya sa bisinidad ng mga universidad at kinakailangan magkaroon din po ng dialogue sa loob ng eskwelahan para po maging aware itong mga estudyante, itong mga teachers para maiwasan natin yung would-be victims ng mga perpetrators na nag-take advantage lalo na ngayong pasukan. Meron nga dyan yung nagsusot daw ng uniforme ng estudyante, humahalo doon sa ibang school, nakakapasok sila. Tapos doon nila is nasagawa yung kanilang operation. Mismo. Dapat po talaga yung magkaroon po ng dialogue ang mga security forces po, security guards sa PNP. Para po makita natin sino yung lehitimong mag-aaral. Sinasabing paaralan kung hanapan natin sila ng mga IDs o mga documents o mga student registration form. Talagang dapat maging rigid, maging mapagmasid, maging stricto sa pagpapasok ng mga estudyante. Hindi lamang yung pag nakasabit na yung ID estudyante, hanapan pa natin sila ng ibang papeles. Totoo pa rin ba yun yung mga babae na nagsusuot ng uniform na yung mga pick-up dyan sa ginagaya yung uniforme ng Para tumaas ang presyo? Para tumaas daw ang presyo. Totoo po ba yun? Hindi yan, ha? Wala po akong masasabi dyan kasi wala po akong masasabi dyan sa issue na yan. Basta pataas ba yun ang presyo uniforme? Pag alam natin nilabag yung isang provision ng batas, ibigay natin yung karampatang aksyon ng polis, arrestuhin natin, tampahan natin ang kakulang demanda. Sako po ba ng inyong trabaho yung pagbibisita dun sa mga establishments malapit po sa mga schools, for example, internet cafe, yung mga restaurants na nagtitinda ng mga alak? Opo, tama po.
Lalong-lalo na nga po yung mga establishmento na nagtitinda ng mga nakakalasing o inuming nakakalasing, ay bawal na bawal po yan, lalo na sa mga estudyante. Pagdating sa mga internet cafe, kalimitan na kadalasan ginagamit niya ng mga kriminal para doon isagawa yung kanilang evil motive, lalong-lalo na binibiktima itong mga estudyante. Opo. Nababasa naman natin sa mga pahayagan at iba pang media na madali kasing biktimahin ang estudyante kasi very helpless sila. Pero gawa nga po nung presensya ng ating mga pulis na dinagdagan po yung maximum deployment ng pulis natin, isa maano natin yan, masasawata natin yung problema na yan. Sa University Belt po ba, meron kayong mga nahuhuli doon na nagbebenta ng mga alak, mga beer? Yung pong mga pulis unit na nakakasakop sa area na po yun, at natural po na hulihin natin sila, hulihin nila na talaga namang hindi maganda sa lipunan natin. Talagang ibigay natin yung nararapat na aksyon ng ating mga kapulisan. Tsaka dapat makipagtulungan din yung mga may-ari ng establishments. Kasi for example, yung mga convenience store, talagang may tinda silang mga ganun, di ba? Dapat, bawal naman talaga na magtinda sa mga minors, di ba? May prohibition talaga na yung ganitong edad ay hindi pwedeng pagbentahan. Kadalasan kasi minsan, kung kumu business, hindi na nila iniisip yung minors ito or allowed ba silang bumili or hindi. Tsaka may mga oras din na bawal sa mall yung mga estudyante, no? Pero naka-union. Uniform. Pagka nagpalit ng uniform po, pwede nang pumasok sa mga malls. Diba? Tama ako po doon. Pag naka-uniform talaga, lalo ang oras ng klase, talagang bawal na bawal. Pero pag may uniform. Baon na civilian. Yung mga pulis na naka-uniform, di ba bawal yung... Ako mas gusto ko nga may pulis mamalengke. Hindi naman. Nasa duty yun. Nagdi-disguise lang. Meron po kasi tayong tinatawag ng mga nasa intel unit natin na kinakailangan na maging covert. Cover sila sa ulo para meron silang they have to track yung series of incident na kung saan is masosolve through plain clothes na police natin. So yun namang presence ng police natin sa mall kasi sa vicinity ng mall kailangan talaga yung visibility, police visibility. Meron namang isang incident sa loob ng mall, tatawagin ng security forces itong ating PNP para mag-conduct ng... Sir, may iba lang po ako. Meron kasing mga iba't ibang mga krimen na nangyayari ngayon. Meron halimbawa yung sasakyan, yung nilalagyan ng mga ingay dun sa likod ng sasakyan, tapos pagkapinansin ng driver, bababa, kakarnapin na lang bigla. Tapos meron naman sa mga akyat-bahay, yung papasok yung mga miyembro ng pamilya, sasabayan ng mga... all that, pero papasukin sa loob. Doon sa Bulacan may nangyari. May bago na din daw ngayon. Meron naman bata. Oh. Yung papasok lang ng comfort room, yung bata kukunin. Tapos kakausapin na yung magulang, kukunin yung ATM, sasamahan ka para i-withdraw yung pera mo sa ATM. Kung sa mall yan. Ingat ka na. May dagdag ko lang din. Ganyang insidente din. Sa internet naman kumakalat. Yung kunwari po magpa-park kayo ng bagong ng sasakyan nyo. Especially yung mga bagong wala pang plaka. Susundan po yung aabangan na nun, restaurant. Aabangan na yung driver o yung may-ari ng sasakyan na mag-CR. Tapos susundan. Tapos tututukan kung kunin yung susi. Meron nun. Yung mga ganun pong mga insidente na nangyayari. Paano yun? Kaya nga po. Tama po yan. Kaya nga po yung kasama nga po dun sa nilalaman ng aming crime prevention tips, yung mga flyers na pinamimigay namin. So, kasi ang occurrence of crime is not totally nakadepende dapat sa PNP, no? This is everybody's responsibility. So, sa atin, hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon nitong mga lawless elements na to. Huwag natin silang bigyan ng tinatawag na ato factor, yung tinatawag na ability, temptation, and opportunity. Kasi pag nakita nilang may temptation or opportunity, iniwan mo sakyan mo, natural. So, minsan, nandun sa negligence din ng nagmamay-ari ng sakyan yun eh. So, kailangan concerted effort tayo. Pagtulong-tulungan natin, yung reporting system, pag nakita mo, huwag ka matakot, sabihin mo kaagad. Pero sir, it happens sa mga parking lots. Hindi mo naman pwedeng ipasok yung kotse mo sa restaurant. Tama ka dyan. Yung mga contact numbers niyo, mga hotline, pagka yan ba tinawagan immediately? Working yan. Yung 117. Working pa po ba yun? Working po yung mga yun. Yung po ba sir, pag tumawag, sasabihin eh, hindi namin jurisdiction yan, doon ka tumawag sa... No po. Katunayan po yung mga hotlines na minigyan sa krami, talagang tinawagan mo yan na mabilisan ang aksyonan yan. Kung hindi man itong mismo nakatanggap, i-refer yan dun sa
the police station na medyo restriction dun sa lugar na yon. Mm. At yan, hinahanapan namin ang feedback yan, kung na-actionan ba yan o hindi. Dahil ito, nakakarating ito sa kaalaman ng ating mahal na chief PNP. Kailangan talaga, pag in-report, actionan, bigyan ng action. Hindi ba pwede, sir, yung ano? Kasi katulad nung minsan, nagkaroon kami ng incidenting banggaan dito sa gawi ng isang lugar dito sa malapit sa Balintawak. Nung pumunta kami dun sa presintong ano, hindi pala na jurisdiction, sasabihin sa'yo, ay hindi sa amin yan, doon kayo pumunta sa ano. Di ba pwede dapat sila na lang gumawa ng ano? Ba't sila tatawag makipag-communicate dun sa isang presinto? Tama po yun, kasi bilang mga sibilyan naman po, hindi po natin alam talaga yung jurisdiction o yung nasasakupan ba ito ng police station na ganito. So, dinulog natin sa ganong presinto. Ang gawin nila, kung sino yung police station na nakakasakop doon, tawagan immediately. Yes. Para tukang kakakular investigation. Ipinasa. Kailangan tulungan. Hindi katwiran po yun na hindi namin area. No, itawag mo sa kalapit na police station na nakakasakop dun sa lugar na yon. And sir, kapag naka-encounter kami ng ganyang problema, pwede ba naming i-report sa inyo yung police, yung hepe ng police station na yon? Opo, at yan po ay ano natin yan, gagawa natin yan ng sulat, kasi kami sa Complaint Referral Monitoring Center, marami pong nidudulog sa aming mga problema, police assistance, mga nire-reklamo din ng katulad na baro natin. So, sir, referral lang pala kayo, referral. So, kung ganun yung kaso, ipo-forward nyo din po dun sa police station? Ipo-forward namin yun sa police station na nakakasakop nun. Pero, abang pino-forward namin yun, nakamonitor kami. Okay. Complaint and referral monitoring. Kaya monitoring kami, hindi pwedeng dinaaksyonan. Okay. Kasi kailangan namin yung feedback mechanism eh. Kung hindi, we will let them explain dun sa lapses nila. Okay. Ito hindi lang naman sa CRMC, nakakarating sa opisina ng Chief PNP. Okay, let's monitor talaga siya, monitor talaga. So, sir, yung ano nga pala, Beth, yung parting words nila. Oo, yung mga pwedeng tawagan. Oo, para ano. Sige po. Sige mo, sir. Okay, sige lang po. Diyan sila tatawag. Oh, sulat nyo na mga kasambahay, kaya kuna kayo ng ballpen at saka papel para isulat. First-hand information. Correct. Susubukan daw ni Minyong mamaya, magpapahuli si Minyong. Magpapahuli ako pag nahuli ako. Magda-drive-through siya sa isang fast food na lang sa mga numero. Ganito lang po, tumawag na lang po kayo sa amin sa CRMC, Complaint Referral Monitoring Center, sa Police Community Relations Group, Karoprami, Quezon City. Okay, i-announce po natin mamaya yung number. Okay. Thank you so much, Police Superintendent Alexander Anievas, Assistant Chief Complaint and Referral Monitoring Center, Police Community Relations Group ng Karoprami. Thank you po, sir. Thank you. Sana po naging Okay. Ayan. Okay. Kayo palagi. Kamusta po kay Chief, ano? Ako, biktima pala ng hazing yan. Sige po. Si, Director, Purisima? Purisima. Na-hazing siya. Oh? Hazing. At yung mista niya na namatay, nakasama niyang nagulpi, pinuntahan niya yung mga magulang. Wow. At, nandang pakuha pa silang retrato. Kaya pala, asar siya rin sa mga hazing. Do something about it, diba? Oh. You should do something.